Kain tayo, guys. Kain ako ng macaroni. So, kagabi galing kami sa birthday yam. Pero, bago ako may pumunta ng birthday yam kagabi, galing ako kahapon sa PSA. So, para dun sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi kahapon, kita ko marami rin pumapasok mga ganito. Alam naman natin ngayon na lahat ng mga transaksyon is may mga appointment or may mga tinatawag na online. Ano? So, pwede kang kumuha ng PSA sa online. At kung gusto mo naman ng ikaw mismo ang kukuha, para medyo less ang bayarin ay ikaw mismo ang pupunta ng PSA. So, doon sa mga pupunta ng PSA po, para less hassle, ang pagpunta po ngayon ng PSA ay by appointment sa kahit saan ng ahensya ng PSA ay may appointment na po. Kung hindi nyo alam kung paano mag-appointment, try nyo munang i-Google, no? Makikita nyo dyan, PSA appointment, and then basa-basa din pag may time, follow the instruction, makikita nyo naman kung ano mga instruction doon. So, very easy. Very easy ang kumuha ng appointment sa PSA, at saka hindi siya fully book. May mga time na, let's say, kung ngayon ka mag-appointment, ay may makukuha ka rin schedule tomorrow o sa mga susunod pang araw na kung kailan mo gusto. So, basta the best niyan para mas madali po, pagpupunta kayo ng PSA, ay may appointment kayo. Less hassle. At syempre, huwag kakalimutan ang valid ID. The best niyan, kung kayo ay may mga Philippine ID or national ID, ay mas magandang yun ang dala ninyo. At ini-scan din nila yung QR code nun doon sa PSA. So, pagka dumating ka dun sa time ng kinuha mong time, sa schedule mo, appointment mo, madali lang ang pumasok. Pero kung ikaw ay pupunta naman doon at wala kang appointment, it depends sa sitwasyon kung papapasukan ka nila o hindi. Meron namang, kasi dito yung mga na-encounter ko dito sa amin, abait naman ng mga guard. Abait naman yung mga nasa loob. Kasi syempre ngayon, bawal na ang government employee na matatapang. So, I think yung may mga pinapasok din silang walang appointment. Pero I think yun ay mga malalayo. Ika malalayo. Kasi binibigyan nila ng consideration na mahirap magpabalik-balik yung expenses nyo. Mahirap. Tapos, pangalawa ay merong hindi naman nga talaga na nakakaintindi kung paano mag-appointment. So, binibigyan nila yun ng chance. Pero kung ikaw naman ay medyo bata-bata pa, nakakaintindi ng mga instructions sa internet, sa Google, para ma-less ang less hassle nga po, ay mas maganda ang mag-appointment at saka talaga namang may appointment na ang pagpunta ng PSA, no? So, ganun lang kadali ang proseso. Be on time, magdala ng valid ID, i-check ng guard yung appointment point forms mo na print, kung hindi naman ay mo na-save sa cellphone mo yung appointment mo, i-check nila yon. And then after nun, na-check, bibigyan ka ng form para pilapan kung anong kukuhanin mo.
marriage contract, death certificate, or whatever, na kung ano kailangan form, o certificate sa PSA. And then after that, papapasungin ka sa loob, and then may screening. So sa loob, first step is screening. Check nila yung mga pinilapan yung form, kung tama ba. Dito sa screening, marami ang may nagkakaproblema. Kung ano yung mga maiden names ng mga magulang nyo, kung ano yung mga pangalan, yung mga ipipilido nyo pa ng mga panahong hindi pa kayo mga kasal o pa, mga panahong dalaga at binata pa mga magulang nyo, huwag nyong kakalimutan yun, importante yun, ipipil up nyo yun doon, kasama yun doon. Dito maraming nagkakaroon ng problema is screening. Kaya pagpunta nyo doon, dapat alam nyo kung ano yung mga ipilido ng mga magulang nyo nung mga dalaga pa sila, binata pa sila, yung mga middle initial nila, dapat alam nyo yun, huwag nyo yung kakalimutan. Kasi isa yan sa mga ipipil up nyo doon sa form na ibibigay nyo sa inyo. Ganun lang yun. And then, yun nga, valid ID. And then, after the screening at okay ka na, pipila ka naman for payment. And then, after payment, releasing na. So, dito sa releasing, medyo matagal-tagal. Kasi, pagka mabagal yung printing, mabagal yung paghahanap nila ng mga request nyo, ay doon nagtatagal. Pero, meron namang, pag siguro, walang mga hassle sa mga certificate ninyo, mabilis lang, madali lang. So ako kahapon for almost 2 hours ako naghintay sa releasing. Ang tagal ko sa releasing kasi I don't know kung bakit ako nagtagal sa releasing, pero after that ay okay naman yung nakuha kong form or certificate. So ganun lang guys, try nyo pagka may mga, kasi ngayon pag may mga, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan natin ng mga certificate na yan. Pero pag may mga importante pag gagamitan kayo ng mga birth certificate, marriage contract, or kung ano pa bang mga certificate na yan, ay talagang mapipilitan kayong pumunta ng PSA, or kung ayaw nyo naman at may pambayad naman kayo through online, ay pwede naman sa online kayo kumuha. So at darating na lang yan sa inyo basta may pambayad kayo. Ganun lang yun. Ganun lang ka, lalo na kung malayo kayo sa PSA talaga, ay ganun lang kadali. Through online na lang kayo magkuha ng mga certificate na yan sa PSA, no? So yun lang guys. Thank you for watching. Ubusin ko lang to. At ito na yung pinaka-snack ko.